Sa mga balita naman sa labas ng bansa, patay ang isa sa itinuturing na commander ng militanteng grupong Hamas matapos ang ginawang pambobomba ng Israeli forces sa Tyre, Lebanon. Ayon sa ulat, sakay ng kotse ang kinilalang leader ng Hamas na si Hadi Mustafa bagong mangyari ang pag-atake. Kinumpirma naman ng Hamas ang pagkamatay ng kanilang miyembro. Ayon sa Israeli military, si Mustafa ang responsable sa pagpatay sa mga Israeli at Jewish nationals sa ibang bansa. Nagsimula na rin po namang magpaabot ng tulong ang Germany sa mga biktima ng digmaan sa Gaza Strip. Gamit ang isang German Air Force ay kanilang ipinadala ang mga kargang ayuda katuwang po ang bansang Jordan. Ayon kay German Defense Minister Boris Pistorius, posibleng dumating ang tuneladang pagkain ngayong Linggo. Bukod pa riyan, asahan din daw po na masusundan pa ang kanila pong pagpapadala ng humanitarian relief sa mga biktima ng digmaan. Hindi naman bababa sa 20 armadong grupo ang nang-hijack sa isang cargo vessel sa karagatang sangkop ng Somalia sa Afrika. Ayon sa ulat, pawang Somali pirates ang nasa likod ng pag-atake. Nakunan pa ang ilan na sumasampa pa sa barko habang ang ilan ay nakasakay sa motor vessel. Kinumpirma naman ng mga otoridad na isang Bangladesh bulk carrier ang hawak ngayon ng naturang mga pirata. Galing bansang Mozambique ang vessel at tutungo sana sa United Arab Emirates. Isa ang patay habang 22 ang sugatan matapos nga pong sumabog ang isang restaurant naman sa lalawigan po ng Hebei sa China. Ilan sa mga biktima ay kitang nasa pool ng mga nagbagsakang debris sa lugar. Hinihinala po namang nag-ugat ang pagsabog matapos ang nangyaring gas leak sa isang fried chicken restaurant. Patuloy pa rin po ang paggulong ng investigasyon sa pinagmulan nga po ng malakas na pagsabog habang nagpapagaling ngayon ang mga biktima. Aabot sa higit 20 tonelada ng illegal na droga ang sinunog ng mga otoridad matapos ang ginawang malawakang operasyon ng Peru noong nakaraang taon. Kabilang sa winasak ng Peruvian authorities ang toneladang cocaine, marijuana, ecstasy at iba pa. Ayon kay Peruvian Interior Minister Victor Torres, galing ang mga nasabat na ilegal na droga sa mga bayan ng Piura, Ayacucho at Puno. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagsagawa ng panununog ang mga otoridad ngayong taon. Fed Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.